sila sa tore, tama ba? Lamang lang isa na yung timing nung minions nila, sabay-sabay lagi. Kaya kita mo, nakakasira sila ng tore sa taas. Yes. Nakakalat nila yung pente. Uh-huh. Onyx Peach, right now, nahihirapan ko anong uunakin na comes okay. Part mukhang dito. Mukhang dalawang against two members. Instead, pinapalad sila lang nababasag. Pero oh my god, the dive in is real. Coming from the side ng Blacklist International, Hit is doing his best to... Kasi kung nga sabi natin, the more you clear the minion wave, mas maaga kayong makakarotate. Pero look at this on the bottom lane, brigada naman yung kalagayan. Ni Kenji might fall down with the slash is bang. Still to go with the basic attack with the help of the snow. He is going down and healing free for the 4C. Hindi pa umaatras. He still has his ultimate. The Minowan Fury Uy! Activated! Minowan sa tatlo! Look at the damage! Look at the damage! Out of the head of Matilda! Hit might fall down as well as the front. The place to do it. But also being greedy under the turret, medyo... napasama ng konti. Yung Claude, if ever kaya naman daw baliktarin rin yung laro. Ganun ko nakikita yung gameplay dito ng Omega Esports. Trying to hold etong si Kenji. Now there's another switch or reaction ang gagawin dito ng Omega Esports. 2 hero ang sasalubong make it. 3 naman para sa side ng Blacklist International. Automatically, mag-i-in. As of now, the map control is on the side of the Blacklist International. Pero dyan, look at that! Binawat Yuri sa tatlo! Here comes the damage output. Alice is there. The flowing blood is real. Uranus is going to run away. Pero mabas, binawat natin. Tamang kalmot na. Here comes Kiel with that Alice. Look at the damage output. The dragon is gone with that. For another 2-5 dito with Imperial Justice. Eason is going to be alive with the Minoan Fury knocking up 2 members dito. Pinipili tumakbo but they cannot escape. Napakalagkit na kalaban na parang may name. Pumasok pa hanggang sa turret. Ace is trying to run away pero Minotaur is tacking the turret right now. He's still trying to survive. Gaps hindi niya nakakayanin ng damage. Out dito na Blacklist International. Alice even under the base talagang pinasok na ni Paring Kiel and Omega Esports is down by 3 members right now. Pero hindi pa tapos dito with the Winter Truncheon. Kiel is still alive as well as the entire members of Blacklist International. Ito pa, may second round pa nga. Jumping in, very aggressive Alice. May item siya, may stack siya dito. May karapatan siya, manggangster. While inuubos na ng tore ng Blacklist International, ang tore marching right in front sa base militar ng Omega Esports. They're trying to hold on. Tignan natin kung makakaligtas pa ba dito. There's a jumping from the backline. Dito si Heat, may inuhuli. Focus fire lang. Look at this. Nakupagtalo ni Eason ang palagpag. Nakul, makakaligtas pa ba using that blazing blood? I don't think so. Game 1 goes for the side of Blacklist International. Kanina, talaga namang scaling onto the late game ang Alice natin. Pero here on the midday, the teamfight is happening dito. Eh, the Jekyll won't be able to throw anyone. Pero Natalia nagkamali yata na pass. Though with the dash in inside the turret, the first blood is there. Kaso, maisasama siya sa hukay ni Paring. Eto si Bakshi, eh, sa likod. Help on collision. Binangga sa balakang. They're able to take down. Etong si Roger as well as ang kanilang si Joed. 3 man down. That's a quick one for the side ng Omega Esports. Getting a huge momentum. Talagang laban ko sa top lane ng sustainability. Ruby against the Alice. Pero Ruby, delikado yung kalagayan dito. Very low HP. Natalia is here to help. Kaso na ko, tinamaan ang stun and he is going down instead. Pero sa harap ko, galing sa harin. Slide in, slide out. Eson might fall down. Pero with the help of the Mountain Shatter, Edward might fall. Kaso disengage siya lang din man muna for Blacklist International. Ang gawin nila. Pero Kiel ngayon, ang delikado ng kalagayan with the Jit Kundo dito. Subukan ko kita sa Dragon, kaso hindi makapag-activate because of the silence of the Natalia dito sa bottom lane. He tried to pick up nilang ego. Ang problema, ego. Pag knock-up niya, lumabas din si Natalia. Akala niya dalawa lang eh. Oo, expect the unexpected talaga dapat kapag merong Natalia. Pero item check tayo dito. The Natalia already having the Blade of Heptasis. Whilst yung ating Yisun Shin going for the BOLD already. Whilst sa kabilang side naman, Roger, I think, is going for the Demon Hunter Sword. Whilst the support, Chang'o, wala pa. Clock of Destiny para sa Alice. Whilst dito naman sa Omega, the Baxa is going for an Antikiras. They're trying to hold, ayun sinasabi ko kanina, the direct counter hit and inaalis na agad ng sustain potential etong si Alice. Habang ito naman, sinusustain na lang si Rene, I don't think sumakaligtas pa. Sinubi dito, on to the top, kaliwat kanan, angat at baba ang kanilang clash dito. Now, very aggressive, etong si Natalia against that Eason Esports disengaging. A perfect steal yun kasi walang makakalapit sa kanya because it's ultimate. Pero speaking of, nakalapit, ayun, nakalapit yung Natalia sa Alice. Pero Eason might fall down as well. Look at another team fight is happening dito pero makakatakas ang German with this ejector shield. Show though, still busy farming onto the bottom lane. I think this is going to be the backup plan ng Blacklist International.
na lang. Yan. Welcome to Juicy Legends Tournament 2021 Q1. This is the game number 3. Pero meron kami announcement. Ah, yun lang. Guys, hindi po natin tutuloy yung game number 3 due to their schedule po. Hindi, joke lang. It's a prank. Dali natuloy tayo si Bete. Magpawala. Parang at execration. So, hindi na natin sila mag-team sa lobby. At dahil dyan, pambawi sa prank, namimili ako naman nanalo ng 570 diamond. Na ibabawas sa budget ni Baymax. Yan! Yan! Magagang pamasko ba yan? Galing sa akin. Magagang pamasko. Galing kay Baymax. Maraming salamat, Baymax. So again, guys, this is a best of three. Ayan. Tignan natin kung sino man nanalo. May napili na ako si Kurt Joshua Chu Alhesera. Mm-hmm. Sabi niya, positive comments, positive comments, positive comments. Yun. Ayan. Dahil dyan nanalo ka. dahil yung positive comments, nanalo ka ng 570 diamonds! Yay! Oh, yun. And mamimili pa tayo ng tatlo pa mananalo na 570 diamonds. Pero ito, tuloy na natin ang game number 3. Execration versus Next Play Solid. Let's do this. Sino nga ba? Nagbago na ba ang botohan? Kanina, 69-31 eh. 71-29. Hindi na lang nagbabago talaga dyan. Eh yung nararamdaman ko para kay Bibi. Pero of course, game number 3 na po, guys. I-comment nyo lang kung ano yung team na napupusuhan nyo in terms of their lineup. Kayo-kayo na magtalo-talo dyan. Kayo na bahala. Okay? Hindi ko nababasa. Ang bilis, oh. Hindi ko nababasa yung mga comments. Saan hindi na gumagala yung comments, eh? Paano? Wala ka net. So, yun. Bahala kayo magbaka yan dyan. Oh. Pero ito, saan nakikita nating pick? Chou, Baksha, Silvana, Kagura, Ling. So, I think this is the Chou with Rene J. I think lang, ha? We've been waiting the for. The show that we've been waiting for. Baka yung Silvana, syempre, Yawi. Yawi. Tama ka dyan. Most likely. Or Baksha. I feeling ko, ano, James. Si James yung isa nila, no? Tama ba? Feeling ko James Baksha. Tapos Yawi, Silvana. Mm-hmm. Si Exor Kagura. Tapos si Chou, si Rene J. Wow. Wow. Ano yun? Kelrag. Na super effective as 1-1 kanina, yung parin ang nagagamit niya. Mm-hmm. Kel VJ yung gagamit ng Harley at si Sad Boy for the Tigreal. I think yan na yung pick nila eh. Hindi na mag-switch yan. I think, ayan o. Si Ipis, Rene J, and si H2O for the lane. Ayan, ayan. Let's see. Nagkakausap na sila. Ito Max for the Salina. Good luck both teams. Ayun ang maganda yung mga nag-good luck sa dalawang kumunan. Yon. Si Prop Beast, sino na pupusuan ngayong araw ng mga puso? Sabi ni Erica Estrada. Walang iba kundi ano. Mag-ingat sa sagot. Let's do this, guys! Para sa ating game number 3! Game 3! Match point! Number 3. Nandiyan si Selena, oh. I know exactly where you are. Joke's over! You're dead! Hey, joke's so wait. Pero siya yung namatay, ano? Si Pini. Woo! Ang hirap. Hirap kalkulahin, ano, eh. Ako, parang ano eh. Sa lineup, next play yata. Tingin ko. Mm. Pero, yung 1-1 eh. Yung 1-1, yan ang meta ngayon para sa akin. Hindi ako manalo dyan sa RG. Pag 1-1 kalaban. Yeah, kaya maganda yung match up. Very interesting. 4-1-1 to. Oo. Ay! Or, side. Or, core. Sino ko nila? Harley mid, side lanes, 1-1. So, yun ang ano. Interesting, ha? Crucial lang dito yung ano, yung ikot ni Kel VJ. Kasi ang mismong idea is mag-pick off niya dito si Ling kahit nasa pader kasi yan tumatami din yung match. Oo. So, yun yung isa ng mga crucial moment niya na kailangan ni pick off. Or yung rotation na gagawin niya against dito kaya ano, kaya Rene J, which is in Chou. Eto na, Bim! Para sa ating game number 3. Nagkapusuan na lahat ng mga viewers kung sino yung gusto nilang manalo. And sino nga ba ang mananalo para sa ating game 3?
Ito na nga talaga yung sinasabi nga ni Sob kanina, no? Match point wherein magkakaalaman na tayo talaga kung sino na nga ba ang mas malakas dito sa Dewa. Pero still, look at Chaknu. Kung ano yung ginagawa niya sa Grok kanina, ganun pa rin ang pinapakita niya using this Tigvil. But the other thing is, wala siya ngayong barrier na talagang mapupunta sa side niya. Sabi nga natin kanina, being one with the nature yung naganap with Chaknu using the Grok. But ngayon, napilitan siya mag-flicker out doon kanina kasi masyado agresibo nga naman yung pinakita niya. Still yung pa rin ang gagawin dito ni Sadboy is to delay. Hindi niya kailangan kunin. Ang pinaka-idea niya dyan is to delay etong objective ng next play solid. Though, good decision. Umalis siya, sabi niya, okay bang delay kapalit kill? Kasi kung mamatay man din siya, later on, makukuha din sa kanya yung purple buff, no? So yung delay niya, ineffective if ever magiging sobrang crazy siya. Pero ito, huge rotation, double hero against Renshaw. Doing good in terms of sustaining. Eh, mahirap nga naman pa-win. Uy, action Jackson yun ah. Flying daga. Ang nangyari doon. Nagulat ako doon ha. Kala ko na ano eh. Sumabit eh. Oh. Para tumininiklinglag doon sa may gilid eh. Oh. Ito na. Nasa Gedli. Nakakapang. Renshaw. Look at this, Tempest Blade. Medyo maro-wrong turn na sa dito, Tempest Blade to Renshaw. And there you have it. First blood has been secured by our daga. Yun naman pala yung purpose ng pagsaktong ano nyo doon sa may gilid ng camera, bro. Oh, sakto yun eh. Level 4 siya doon eh. Ang problema doon, ayun na nga, ano yung problema? Na si Pat inuhi natin pa-uwi. Wave the Dragon, Samtui, napauwi na nga siya sa pilitan. Kahit na ang ganda sana nung mangyayari kanina. Andun sila KelVJ and then si Chaknu. Kaso yun nga lang, a little bit too late for them para kunin ito. Pero ito na nga, speaking of pagkuha, first turtle binabakbakan na ng next phase solid. Si Renshaw, wala pa nga dragon dito, Beam. Pero may pagkuelo, etong si Ling, umiikot na dito. May payong kapatid with that gulong! Tempest of Blades has been utilized, but the turtle has been secured by Kagura. Turtle Squid Sense ginamit na nga, and there you have it, Revitalist, but it is not effective enough. Harley unang tutumba, siya ang napitas mula sa kabila. Pero eto na nga, disengage mo na sila kasi there you go, yung kanilang mga objectives, kumbaga kung ipupush through mo yan and nakuha mo yung objective mo, tama. Useless eh, it's futile already. Ang ganda nung ano, no? Alam mo, nabibilib ako dito kay Renji. Nasasagad niya yung sipa. Tinitignan ko. Sabi ko, paano mo nakukuha yun? Dapat sobrang bilis din talaga. Nung mechanical skills mo. So, lock specific hero. Look at that. Another one. Speaking of that, mabilisan. Ganun kabilis. Nagkasungkitan. Pero Keller was able to negate that. Napatay niya rin at the same time. Pero, from the top to the bottom, meron ding naganap. And there you go. Yuzong napatay din si Baksha at the same time. 5-2 ang score natin, Prof. D. Medyo tagilid pa as of now ang execration. Kasi syempre, inaantay talaga natin dito the moment para kay Kelra na makalipad. Ayun. Ito nga yung paglipad daw ni Kelra. Though, na yung rotation na nahalata dahil sa trap coming from that Selena, most likely an invade or the crab side dito ng next play solid. Bakit Archangel yung nakalagay doon sa top? Okay. Ano ba yan? Uy, Diyos ko. Pero ito, balik muna tayo sa game. 5-2 ang ating score. Pinalitan na guys from Archangel to Execration real quick. Real quick. Easy peasy. And there you have it, baby. Another casualty. Ang ganda. Tempest of Blades has been utilized. Samantala si Kelra, kahit na nakalipad siya, wala siyang enough pwesta. Oh! Para makabang-bang. Pero hello from the other side. Ang ganda. Nung pinakita ni Langgam talaga ano eh. Reagan from the other side. Oo, chinagyan sa mukha. Yung tipo akala mo ligtas na, hindi pa pala. Ang ganda nung pagbabaya, sabi ko ganda nung pagbagsak niya, sabay Aegis, di ba? So, may nakaabang na ano, na shotgun ni Reagan sa mukha, eh napiko pa dito si 1-1. Yung score niya ngayon, 1-1-1. Yun, ano ba? Living for its name talaga yung ginagawa ni Wawan. Pero ito na nga yung second lord. Pero implosion! Anap, ang gandang setup. Pero Black Dragon has been utilized as well. And there you have it. Another Tempest of Blades. Pero si Baksha lumilingkis lang dito sa tatlo. Pero disengage na nga muna sila. Dahil yung turtle ay nakuha na. So wala nang sense kung makikipaglaban pa. Pero because of that, 1-1 ang naganap na clash or na trade doon sa dalawang map. Sakala nyo, kayo lang ang may shotgun. Meron din kami. Sabi nung si Lina, pero gusto ko yung word na ginamit mo doon, malalim, lumilingkis. Matinding ano ha, yung dragon doon. No?
yung pag-ikot niya. Yung paglingkis, yung parang pagyakap ng isang snake, tama ba? Mm-hmm, nililingkisan. Oh. Kumbaga parang pinipilipit that at the same time. Oh. Pero ang ganda na nga yun, as yun yung overturn has been utilized. Implosion! Pero parang na-cancel yata dito. Tempest of Blades has been utilized as well. Pero yun na nga, no, yun ang medyo mahirap for Lucky Grill. If ever, yes, you do have the good setup. Pero if hindi siya kakagat, parang sinakripisyo mo lang yung sarili mo. Kumbaga maiipit ka lang talaga sa tatlo o sa apat. Minsan kasi kailangan mo ano eh, isakripisyo din talaga yung sarili mo, di ba? Sabi nga nila, walang nananalo ng hindi tumataya. Oh, tama naman yun. Sabi nga rin natin, high risk, high reward, di ba? Pero speaking of reward, seems like the middle lane turret has been taken down. And 9-5 ang score natin. Pero hello from the other side talaga yung nagaganap with the link. Yun ang medyo mahirap dito. From the top, make it drop. Talaga, ang bilis ng rest. Oh. Diba, yun ang gusto natin makita. Parang naka-game shark na itong siling, no? Nandun sa mid kanina, tumalo lang ng konting bakod. Nandun agad sa top. Diba? Ang bilis mamakod sa ibang mga bakod. Ito nga siling. Yan ang hindi natin gagawin sa mga ibang bakod. Okay. Now, ayan, score natin. Yan, mga kapitbahay. Oo, diba? So, ito na, 9-5 ang ating score in favor of next play solid plus their objective na plus 1-1. Para sa kanila mga tore, may pagsilip. Etong back siya, nakasetup siya dito against KLVJ. Alam niya, wala pang potential kill ang maaaring mangyari. Pero there's a jump in, they want to take down. Etong paghatak nila kay Selena will fall. Here comes the dragon! Yun na nga, napitas dito si Renzo as well. Make it 3 man down for the side. Dragon, nililingkasan ng tatlo, pero grabe naman yun. Tatlo nga ang napitas from the side of Execration. Alam mo, Prof, naglalaro lang talaga sila ng momentum dito eh. Yung Execration kanina, ang ganda ng initiation. But the point is, next play, they were able to utilize or execute their skills as well. So kahit na maganda yung setup na pinapakita ng Execration, kita mo naman kanina, si Sad Boy, ang ganda ng implosion. KLVJ was able to initiate a lot of skirmishes. Kaso yun nga lang, medyo nalulugi sila. And also, yung mga pana ni Etomax, I rarely see or I haven't seen talaga na kumunek kahit sa isa. As of now, medyo momentum based din kasi alam mo, team yung hero na Selena. Kumbaga may time na maganda talaga yung tuto, no? Yung every Sargon yung Bustamante, talagang tumatama. Ayun na nga yung pagtama dito. Tinamaan na dito si Kelra. Tempest of Blades, kinasara dito, Beam! Lipad! Tempest of Blades, tapos may pagdragon sa mga plus. Nagdaga mo pa ng implosion kasi hindi pa rin siya natibag. Napakalaki. Ay! Sumayaw! In-injectionan pa na nga, pero hindi pa rin nakuke. Propagod na, hindi rin nakalipad ng kahit na isa. Pero ang dami niyang iniwasan dun, Prof. Meron ding potential Reagan na hindi lang siya nasagi. Pero tama. Still. Alam mo, apat. Kasi yung mga iniiwasan yun, dapat lang kasi maaari mong ikamatay. Which is yung nangyari, hindi niya naiwasan yung peligro. And down you go that 1-1. Nakalipad siya eh. Aso ang problema, yung paglipad niya, wala siyang na-takedown. Diba? So yung potential damage na maibigay pa niya, na-negate agad. Item check nga tayo, ano ba item dito ni ano? Ni 1-1. As of na wala pa siyang damage eh. DHS plus that corrosion, no? Corrosion site. Corrosion site. Still waiting for the next item, I think. Simula ta, hindi na simula ta. Defensive item to eh. No? Inakaabang. Naka-HP ano siya. Pero yes, no, yun nga, Prof. Hindi natin masyado paramdam yung sakit or yung, kaya, yung sakit ng arit ng isang Kelra or ng isang 1-1. Pero here you go, another one. Ipis lang pulot. Right under the nose of the turret, trying to survive kasi medyo mahirap nga naman yun. Ang balak niya ata, mansasama na lang siya eh. Yung ganung move niya, no? Sabi niya, sige, sama-sama ng hukay. Ito na ang paghukay dito, bibiba! Pero feeling of sama-sama, tumama na nga rin. Finally, ang Renzo, dragon niya. Revitalized has been utilized, but nope. Joke it lang. Won't connect. Samantalang si Renzo, lumingkis. Kaso tamang disengage lang muna ang mga langgam. Sabi nga natin, yung mga langgam, pag napatakan niya ng isang katulad, talagang tatakbuha sila. Pero ito na nga po, Prof, yung first level door natin, binabakbakan na ng Execration. Samantalang, andit sumibandang Gedli, ang isang Imperial Justice kinasa. Talagang watak-watak na nga sila samantalang Silvana nalusaw na nga at nag-iisa. Pero ang dagaan dito pa sa may Gedli, mega kill pa nga ang isang Lee. But the Lord has been taken down. And that was a trade of 1-2-3. It's not really a solid fight for them. Ito na, Execration, bumabawi, Prof.
Na tuloy ang sinasabi mo kanina na nagpapalitan lang ng momentum. Right now, bumaliktad biglang momentum na punta ang momentum sa execution. Killing 3 heroes plus may kasama pang Lord. Huge win para sa side ng execution dito. Most likely makakuha sila ng bigger objective, which is yung Tore. Malamang sa malamang ipapasag sila ng Tore dito. Invade, gusto nilang umabang sa invade, and I think wala pa atang purple buff na palabas. Check mo ngayon, no? Si Ling may purple ba? Kung ano, ayun. Ay, hindi, kabubuhay lang pala, sorry. Akin yun, Lodge. Oo, namatay yung Ling. Namatay yung Ling, kakabuhay. Ito, kalalabas lang yung purple. Denying that purple buff, it means denying the energy of Ling sa kanyang potential. Down for the next 2 minutes ang isang Ling waiting for the next buff. Still, magandang paghahabol dito ng execution. Ang ganda rin, no? Especially nakuha nila yung VIP turret. And speaking of that, we're just waiting for what Kelra earlier to go online. Pero Crossbow of Fang, lipad, Kelra, lipad ang nagaganap. And it is unstoppable as of the moment. Hindi na nenegate ngayon ng next play solid. Yung Kagura natin kasi wala pa right on that. So yun yung overturn to negate that is not yet online. It's not even available, di ba? Oh. Item check nga tayo dito kaya, no? Ay, later on, may pagda-dragon na dito. Joke lang pala yun, direct akin yun, Lodge. May pagsalo na rin dito, down you go. Ang kanilang turret on the bottom lane. Habang sumasayo naman dito, si Kaelra, siya na nandiyo zone out. Kumasa na with the Tempest of Blade. May pagtalon, sidestep pa nga. Implosion, kinasa na rin. Go ahead! Grabe yun, pati deadly magic para lang mapatay ang isang Ling. But Harley will be taken down as well. Ooh. 4v4 situation. Rencho, gaano kakakuna lumipad. At tamang siya energy lang siya. Pero Kelra, lumilipad na naman at nakapatay na nga ng isa na bigwasan nila. Samantalang sa may bandang likod, naiiwan mag-isa ang Kuya Mucho. Ano nangyari sa'yo? Hindi na nga siya nakatakbo. And that was a trade of 3-2. Samantalang si Kelra, umaariba. Hindi na nga siya uuwi pa. Talagang clear lang muna sila ng minion wave. 16-15 ang score, Prof. And look at the gold difference. 2.5 gold difference. Lamang ang execution. Lamang ang ganda pala. Plus the turret dito. Nabasag nilang bottom. Another invade ang gagawin dito. Naumpisahan na kasi, di ba? E once na naumpisahan yung invade dyan, yung oras niyang, kabisado nyo na. Di ba? Ang pinaka-idea lang dito is mag-i-invade etong Ling. Ang problema is nakaabang din yung Harley. Or sama kukuha nila automatically ng Harley etong purple niya. Now, may invade na naman na gagawin dito. Alam to ng next play solid, bibigay muna nila again ang next orange dito para sa side ng execration. Bayad na bayad yung ano nung iskulo na. Ito ang tunog ah. For the next for the next 50 seconds, beam, lalabas na ang Lord dito. Mag-aagawan to. Okay. Ito na, may setup na beam. Okay, mukhang another setup going to happen at lamok pinapapak ng apat deadly magic has been utilized pero that is pack shot so it won't die as easy as that and execration they are just going to cram up dito sa may site kung saan yung Lord ay magre-respawn samantalang Apis lang pulled together with Sylvana. Ito yung medyo hindi natin napapansin, Prof, though. Setup wise next play solid marami silang pang setup eh. They have the Cho, they have Aling. They have even have Sylvana. And speaking of setup, Imperial Justice has been utilized as well. Pero mukhang nabaliktad kasi kapag ang Kelra tururang nakalipad, hey, no. Hindi mo yan mapipigilan as yin yang overturn has been utilized. Implosion right from the other side and doon sa may backline. Pero flicker out muna, Kuya Musad Boy. Mapipilitan namang back away. Kasi nga naman, sino nga ba ang da-damage? Sayang ang set kung walang magda-damage. Actually, pinatuto ko kanina talaga yung camera kaya, no? Kaya, si ano to, narin ni Jay, no? Kasi alam mo masasabi ko na ano yung Renny J speciality ganun. Kung paano niya iniikutan tapos hinahanap niya yung MM. Yung positioning niya kanina dito waiting for the perfect timing na i-hunt lang niya yung 1-1 kasi alam niya isang combo lang eh. Automatic pick off. From ano yun ha? From bush ng area ng Lord umiikot siya papunta ng crab point pababa just to make sure na ma-pick off niya yung 1-1. Ganun kahaba yung ikot niya. So that's a Renny J special move na tinatawag ko na hindi na bago sa mata rin ng mga viewer natin. Let's see. Ito na, another kick na magaganap dito. Uy, nag-Winter Truncheon, nag-grow siya as a player. Pero yun! Na-uppercut! Yung akala nyo. Tipis lang po, Lods. Ang ganda naman ng Chobe at Winter Truncheon. Ano nangyari mo? Pero some 2-way with a lightning truncheon. There you have it, Professor. Anong nagaganap? 44k. Talaga naglalaro lang sila ng momentum. The Lord napunta ngayon sa next game solid. So ito na yung comeback.
na inaantay natin. Kung kanina execution ang nagpipin down, nagpupush all over sa base ng next play. Ngayon, sila naman ang babawi. Exec man ang kanilang, you know, kakatukin ang base. Kasi tignan mo, wala pang butas sa kanila compared with next play solid. Ito may skill na tong Lord, the Flying Angry Axe Double Jumping Lord ang tawag niya. Boom! Ayun na nga. May pagsabog na dito, I think mag-engage ang next play solid. Ito na yung pagkakataon nila, waiting for the perfect time. Sabi, hindi mo na ako lilipad kasi ulti pa lang ang pulado. Uy! Ang ganda, oy, implosion dito! Implosion together with Dragon. The Imperial Justice sa mga paglingkis. Pero yung Lord natin buhay na buhay, alive and still kicking. But si Zana will be taken down. That was a double kill and kill with another kill. Pero triple kill pa nga para sa ating YZ. And there you have it. Chon na lang ang natitira at nag-recall na nga siya kasi hindi na nga walang minion wave and even the Lord na meltdown lang dun, Prof. Parang mapa lang yun eh, na meltdown. Grabe naman, and narinig ko na naman yung signature triple kill niya ni Bibimbap. And here we go, might be the final push for execration. Natitira na lang dito si Ipis or si Rene J trying to delay 5 seconds sa pinakamatagal na buhay ni Gagamba. Waiting, 2-1, go, nabuhay ang dalawang hero. Make it 3 na rin dito. Alam na agad, automatic na dito sa setup. Hinatak na. Implosion pero hindi siya umabot. What a counter. Natunang, alusaw agad. Oh, hindi niya na pinaligtas. Kumbaga, pag shun po niya, hinatak na lang niya. Ang paghatak kasi dito, Jack, paayong hawak-hawak. Eto na, Beam! Pero eto na nga, ang dragon lumilingkis Renzo right under the nose of the turret. Binabakbaan na nga 3v1, pero napakagandang delay ng tactics cause on the other side. Sila mo ay natebok, naiipit ng apat, pero magkabaliktaran na YZ has been taken down as well. Samantalang, eto na, our boys from execution, that's of a different object. Implosion right under the face of them. Harap-harapan talaga ng ultimate si Sadboy. Kuya, malagay sa pangalan dito. Gagamba, hindi na nga natamaha. Kaligtas pa. 4v1. Tapos dagdagan mo pa ng trust talk sa mukha. Ano gagawin ni Imperial Blastis? Sivana, sidedeli na lang yung minion wave. Pero that is a little bit useless. And there you go, mga kaibigan. This is another game secured para sa execution. Grabe, 2-1. Congratulations, execration. Closing the series against NXP. Muwang mainit na naman tumamaya sa newsfeed. Ganda ng laban, grabe. Highlight by highlight, no? Oo. Yung paglipat ni Gelra, pag-hunt ni Cho, tapos yung pag-counter ni Chakno, no? Doon sa pag-sugod ni Cho. Pagod na daw si Chu, sabi ni Zap. Pagod na daw yung Chu, sabi ni Zap. Sabi ni Zap, no. Trash talk yun, ah. Trash talk yan, wasap na. Ako, may iyakan na, sabi ni Zap, no. Wala naman, friendly banter lang, friendly guys. Banter. No, yes. Sa kanto, meron pa playoffs. Pwede ka silang magharap sa playoffs, si Pepper. Oo, pwede pa, pwede pa. Pwede pa magkabawian, kung magkakabawian. Oh. Ah, makita. Ay, ang nagpanalo dun sa execution talaga is yung implosion ni Chakno dun sa loob ng base nila. Chakno is the key. Chakno is the key indeed. Sobra. Nagulat din ako dun kay Chakno. Bigla-bigla na lang may nag-implosion. Actually, I think nag-focus sila dun sa 1-1. Kasi yung 1-1 natin, almost lilipad na. No? So, inisip nila, antay natin lumipad. Lilipad na ba o hindi? Na, to the point na nakalimutan nila, ay, may Tigreal! Oh. Ayun! Na, oh, yung final push sana sa loob ng tower. Final push sana ng NXP solid. Yun nga, no? Biglang nahigop lahat. Saka lumipad si diba? Kaya hindi niya muna, hindi muna siya panic. Chill lang muna siya. Iskeller eh. Doon lumipad. Shoutout kay ano, ah? Kay Ribo. Si Daddy Ribo. Hi, Ribo! Nanonood si Ribo. Shoutout sa Ribs. Ganong katindi yung dalawa. No, ganong katindi yung dalawa. Ang ganda ng laban. Wala naman actually.